Wonderful morning to everyone. Yan. Power na pa. Power ano? At sobrang excited ngayong araw nito dahil hindi ko lang meron ba tayong ano ngayon? Early birds mga ganun. Okay, so ang maganda po, meron pong isang nakipag-usap sa akin at hindi lang po 'yun. Ang ipagkakaloob po sa atin ano, meron po tayong 21 bottles na ipamimigay din mamaya. Kaya abangan niyo po mula ngayon hanggang sa matapos po hanggang marketing plan. Ito po ay hindi ko lang alam, tatlong 7 bottles ang ipamimigay ko mamaya. Yan po yung abangan po ninyo. Kaya huwag po kayong bibitaw. Okay? So, let's start na po. No? Okay. Napakaganda nitong araw na ito dahil marami po tayong matututunan. Sorry po ha, medyo masyado mabilis yung dila ko kaya medyo nagkakabul. Okay, marami po tayong matututunan at ito pong matututunan po natin, ito po ay kapakipakinabang hindi lang po para sa atin, kundi para sa mga mahal natin sa buhay. Okay, ang topic po natin ngayon ay walang taong gusto magkaroon ng sakit at wala rin taong gusto mamatay ng maaga. Pero ano ba talaga yung tunay na dahilan kung bakit ba talaga nangihina ang katawan natin hanggang sa ito ay mag-malfunction at dumating sa punto na babagsakan nila isang araw at pagbagsak mo isang araw, thorough check-up, sugod ka sa hospital and thorough check-up from head to foot at doon mo palang malalaman kung ano ang tunay na reason kung bakit ka isinugod sa hospital. Okay, so para maiwasan po natin yan ay importante na mapag-aralan natin, malaman natin kung paano ba talaga nagtatrabaho yung katawan natin? Ano ba yung mga dapat at mga hindi dapat natin gawin? At lalo-lalo na po sa pagkain, yung mga intakes po natin. So, yan po yung pag-aaralan po natin. Okay? So, napaka-importante na malaman natin kung ano yung produkto po natin. Para na sa ganun, para sa mga dealer, okay? Ito pong sasabihin ko ay para po sa inyong mga dealer o para sa ating mga dealer. Importante na malaman natin kung ano po talaga ang ibibigay ng produkto natin sa ating katawan. Okay? Sa atin po, marami po tayong mga pangangailangan. Meron dyan na gustong magpapayat, meron gustong pumuti, meron gustong magpaganda ng katawan. At lalo-lalo na, meron mga tao na talagang health conscious na ayaw magkaroon ng sakit. At mamaya po, abangan nyo lang dahil yan ang pag-uusapan po natin. Para sa mga dealer naman po, no, sa mga non-dealer, napaka-importante rin na intindihan at unawain po ninyo ang ating pag-uusapan dahil ito po ay malaki ang maitutulong po sa pag-protection natin sa ating mga mahal sa buhay. And bago po ako mano, papakilala lang po ako no, sa mga tao na or sa mga nandiyan ngayon na okay, so marami po tayo mga first-timer, ano? Gusto ko lang po magpakilala. Ako po si Mr. Warren Torres, dati pong OFW. Isang tatay na talagang hindi tumitigil sa laban, hindi sumusuko sa laban. At sa dami-dami po ng mga experience ko pagdating sa trabaho, name it, talagang hanggang sa paglilinis ng Poso Negro, ginawa ko po yun. Nung alam niyo po yun, para magkaroon ng pagkakitaan. And nagtinda ako ng barbecue, nagtinda ako ng banana queue nung during elementary days ko. So bata pa lang po ako talagang negosyante na po yung takbo ng utak ko. Kaya nasanay po ako sa isang bagay na kapag hindi ko nakita doon sa ginagawa ko, yung gusto kong mangyari sa buhay ko, ako po'y umaalis doon. Kung trabaho man yan, nagre-resign ako dahil ayokong sayangin yung oras ko. Dahil sa buhay po natin ngayon, ang number one na napakahalaga talaga is yung ating oras. Dahil kapag ka nalipasan tayo ng oras, hindi na po natin ito maipabalik. Okay? So, importante na magamit natin yon. And ang inyong lingkod po ay talaga nagawaran po ng isang award na talagang ako'y sobrang nagpapasalamat sa ating mahal na company. Dahil, ayun, kasama ko po dito yung aking mahal na inaanak na si Mr. Vince Middell na nagawaran po kami ng most outstanding speaker ng company to 2019. And one core leader din po, official company speaker and isa po sa mga nagme-mentor at nagko-coach po sa Power Group. Okay? So,
Let me introduce po sa inyo ang pangalan ng company po na ito. Ito po yung talagang pinagmamalaki po namin. Ano, na ako po mismo talagang pinagmamalaki po ito dahil kung wala pong yung company na ito, eh talagang hindi ko alam kung saan ako pinupulutin. Okay? Ang pangalan po ng company po na ito ay Health Walk International Corporation. One word lang po siya, no? Health Walk. Hindi po siya health and wealth or health is wealth. Health Walk. In-established po ang ating company March 18, 2006, binuo po siya ng group of businessmen professional who aim to provide as good nutrition at the same time develop a life good for its customer and consumer. So, ibig sabihin, nag-create ng magandang sistema ang ating company para sa ating mga ano, no, sa ating mga dealer or sa ating mga consumers na kung pag-aaralan lang po natin ng mabuti, ito po ay magbibigay po ng kasagutan doon para makalibre po tayo ng pag-inom or po pwedeng katugunan ito ng ating mga pinapangarap sa buhay. Maliit man yan o malaki man yan. So, basta pangarap mo sa buhay dahil dito po talaga sa Health Walk International Corporation, dito ko po napagtapos yung dalawa kong anak, isa kong nurse at saka isang MASCOM. And nagkaroon ng magandang buhay, ano? Siyempre, of course, lahat naman po tayo gusto natin magkaroon ng magandang buhay. Ano ba yung magandang buhay? Sabi nga ni my partner, Chris Ibaok, simpleng buhay lang. Simpleng buhay, kapag may kailangan ka, meron ka. Nagutom ka, pwede kang kumain kasi may pera ka. Okay? Gusto mong pumunta sa isang lugar, sumakano ka dahil may sasakyan ka. So, yun yung simpleng buhay. Hindi kagaya ng mga buhay na, alam niya, kabuhayan na talagang umaga pa lang, stress out ka na, dahil hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pagkain or saan, at lagi kang natatakot, okay, or nagninerbios kapag tumutunog yung doorbell ninyo dahil baka si Judith pala yun, Judith ng Meralco, ng tubig, etc. Okay? So, yan po yung mga naanuan ko po dito sa Health Walk. Talagang nagkaroon ng buhay na maganda at naging maayos, no? Naging maayos na kapag may gusto ka, kaya mong bilhin. May gusto kang kainin, kaya mong kainin. Okay? So, ang ating mahal na company ay formally open March 30 of 2006. So, maglalabing limang taon na po tayo, to be exact. Okay? Imagine, ano? Mag 15 years na subok na subok na ang produkto, matatag, at sabihin natin na talagang when it comes sa ups and downs, talagang ito yung pinakamalupit sa lahat. Talagang inilalaban tayo ng ating mahal na mahal na President and CEO na walang iba kundi si Madam Maria Victoria Tagtagan Espiritu. Okay? Na sa kanila ko mismo naintindihan yung tunay na kahalagahan ng kalusugan. At magmula noon, talagang ako po ay talagang nagsiyasat or nagsaliksik with regards po kung ano po ba yung mga problema, ano ba talaga yung nagiging ano ba yung pinagmumula ng mga problema. At dito po sa Health Walk International Corporation ko po naintindihan po lahat yun. At ito po, buksan po natin yung, sa mga first-timer, ano, ito po yung sinabi ni Thomas Pice MD. Bakit ba nagkakasakit? Ito po ang sagot. All this is caused by chemicals, okay? All chemicals your body needs except for oxygen and water can be taken through food. If we only know enough, all diseases and ayan, oh, all diseases could be treated and prevented through, okay? Ano daw? Through proper nutrition. Importante na proper, importante na complete, no? Yung nutrition na pumapasok daw sa loob ng katawan natin para nang sa ganun, ang kung mayroon ka ng sakit, kung kumpleto ang sustansya na ipapasok mo sa loob ng katawan mo, malaki ang chance natin na maayos yung problema ng yon. Mamaya, maintindihan mo yung kabuuan po nito. At kung halimbawang wala ka naman sakit, magpe-prevent na hindi ka magkaroon ng sakit. Okay? Yan po yung pag-uusapan po natin. Pero balik lang po ako sa may bandang unahan, ano? So, sa bandang itaas. All diseases are caused, lahat daw ng klase ng sakit, ay dahil sa chemical. Kung ang lahat ng klase ng sakit ay dahil sa chemical, so dapat maintindihan na paunawaan po natin ano ba tong chemical na to. Okay? So, tara, lipat tayo sa isa susunod. So, bakit pa nagkakaroon ng sakit ng isang tao? Tatlong kakampi ng tao dati. Okay? Na ngayon ay kalaban na. Pero kahit nakalaban sila, hindi mo po pwede itong, alam mo yun, iwasan. Kasi bakit? Ang unang-una dyan, ay eto. Tayo ay kumakain.
ano mangyayari kapag ka hindi tayo kumain? Manghihina ka, and then manghihina ka, and manghihina ka. And sooner or later, yung mangyayari, mag-malfunction ka na. Hindi ka makapagtrabaho, or hindi ka makakagawa ng mga bagay-bagay na mga dapat mong gawin. So, ganyan kahalaga ang pagkain. At kalaunan, pag hindi ka pa rin kumain, so magkakasakit ka. Pag nagkasakit ka, at hindi ka pa rin kumain, so what will happen? Patay. Right? So sa pagkain at pagkain, ang pag-uusapan po natin, ito pa yung isang pinakamalupit, ano? Kung ang pagkain, ang tinutukoy, pagkain na madaming, ano yun, maraming chemical na content ngayon, imagine this. Pwede mo ba siyang iwasan? Of course, hindi. Kailangan mong kumain. Kahit may chemical pa yan. Okay? Bakit? Kasi pag hindi ka kumain, yun ang mangyayari sa'yo. Manghihina ka hanggang magkasakit, and then, sooner or later, mamamatay ka. Okay? Ang pinakamaganda, ang pinakamasasabi kong pinakaano doon is simple lang. Masarap kumain, nabubusog tayong kumain, pero ang tanong is, naibibigay ba natin sa katawan natin kung anong kulang kailangan niya? Or po pwede bang alam ba natin talaga kung anong dahilan kung bakit natin kailangan kumain? Ayan. So kung ang problema ay hindi mo alam kung anong tunay na dahilan kung bakit kailangan mong kumain, so anong mangyayari? Kain ka na lang ng kain. Ang mindset mo na lang, simple lang. Nagugutom ako, kakain ako. Pag kumain ako, nabusog ako. Pag nabusog ako, that's it. Tapos na. Diba? Pero ang problema natin, importante na maintindihan natin, maunawaan natin, ano ba ang dapat nating kainin. Kasi kung hindi natin maintindihan, maunawaan yun, ganun lang. Kain ka ng kain pala yung kinakain mo puro chunk. Okay? So, nasusundan po ako? So, yun yung problema natin na dapat nating i-correct, na dapat nating iayos. Okay. Pagkain na kinakain natin, ano ang sustansya ng pagkain kinakain mo? Bakit kailangan ba may sustansya? Eh, mas masarap yung itong kainin na ganito. Okay? Kung titignan mo ngayon, ano ang sustansya sa pagkain kinain mo? Bakit ganon ang nangyayari? Kasi, simple lang naman po. Ang katawan natin, ang pagkain niya is nutrients. Nutrients na dapat na makuha natin sa pagkain. Okay? So, dudugtong-dugtong na natin yan, eh. So, kung ang katawan mo ay kailangan ng sustansya, ngayon, kanina kumain kang, kanina tanghali, pero ang tanong, ano ang sustansya sa pagkain kinain mo na ibinigay mo sa katawan mo? Okay. Para mas maintindihan natin na mas malalim, simple lang. Ano ang mata, ang kailangan niya ay vitamin A. So, saan mo makukuha ang vitamin A sa pagkain mo ng kalabasa? Pero ang tanong is, meron po bang kalabasa sa kinain niyo po kanina? Para pumasok sa loob ng katawan mo ang vitamin A. Ngayon, ang masasagot, hindi o wala. Simple lang, nabusog ka. Pero paano ang mata mo? Gutom. At ang tanong, kailan ka pa huling kumain ng kalabasa? Okay? Kalabasa pa lang yan. So, ang tugon natin, ano ang kailangan niya? Iron. Iron? Bakit? Ang red blood cells natin, kailangan niya ng iron. Okay, ang trabaho ng red blood cells natin, siya yung nandideliver ng oxygen and nutrients all throughout our body. Mahirap yung trabaho ng oxygen, ng red blood cells mo. Pero ang tanong, naibibigay mo ba sa red blood cells mo o sa pulang dugo mo ang iron na hinihingi niya sa'yo araw-araw? Ngayon, kung ang sagot pa rin ay hindi, paano mangyayari? Gutom, paano magtatrabaho ng maayos ang dugo mo? So, ano mangyayari sa dugo mo? So, manghihina siya ng manghihina ng manghihina. Okay? So, nasusundan po ba yan? Okay. So, yan. Paano ang buto mo? Ang buto natin, ano ang kailangan? Calcium. Ang tanong, meron po bang gatas o dilis kayong kinain kanina? So, kung wala, gutom ang buto mo, so paano siya magpo-produce ng white blood cells na para panlaban sa virus and bacteria na pumapasok sa katawan natin. Okay? So, yan pa lang, pagkain pa lang. Gano'ng kahalaga ang pagkain? Ngayon, pangalawa is tubig. Tubig, imbis na tubig ang iniinom natin, anong iniinom po natin? Soft drinks, synthetic juices, or even iced tea. So, ano yung iniinom natin? Ang pinasok natin sa loob ng katawan natin ay acid. So, kung acid ang pumasok, anong kasama nun? Siyempre, may sugar. Okay, dalawa yun, ano? Acid and sugar. At pangatlo is chemical pa rin.
So, acid, pag pumasok sa loob ng katawan natin yan, we need to drink 24 to 30 glasses of water. Ngayon, kapag hindi mo nagawa yun, tataas na tataas ang acidity level ng system mo. Pag tumaas ang acid level ng katawan mo, what will happen next? Mas mabilis dumami ang bacteria sa loob ng katawan mo. At kapag mabilis dumami ang bacteria sa loob ng katawan mo, mas mabilis din tayo magkaroon ng iba't ibang uri ng sakit dahil acidic ng system mo. Okay? So, sugar. Sugar naman, so pag na-detect ng system mo ngayon, ang sugar, automatic, yung system mo, magta-transmit ng signal yan sa pancreas mo para yung pancreas mo mag-produce ng insulin. Ngayon, pag nag-produce ng insulin naman ang, okay, by the way, liwanagin ko lang muna yun, ang insulin, yan po yung susi sa loob ng katawan natin para magpupas ang sistema natin para ma-absorb ng katawan natin yung sugar na ibinibigay natin sa kanya. Okay, paano ngayon, kung ang pancreas mo ay hindi mo na ibibigay yung sustansya ang kailangan niya, so gutom siya. Imagine niyo na lang, pinagtatrabaho niyo ng matindi ang pancreas natin o yung lapay natin, pero hindi mo naman siya pinakakain. So paano siya magtatrabaho ng maayos? Paano siya magpo-produce ng insulin na kailangan ng katawan natin para ma-absorb yung sugar? So sooner or later, ano mangyayari? Manghihina, mag-back down siya. Pag nag-back down ngayon siya, paano pa siya makapag-produce ng tamang amount ng insulin? Kaya ngayon, ang nangyayari ngayon, kapag kukunti ang insulin at marami yung sugar na pumapasok, so hindi na-absorb lahat ng katawan natin, lahat ng sugar ng katawan natin. So ano mangyayari? Yung sugar na yun, yun po ay hahalo naman sa dugo. Pag humalo yun sa dugo, of course, tataas naman yung blood sugar natin. At pag tumaas yung blood sugar natin at sumobra ang taas niyan na hindi mo namamalayan, automatic, yun nga, gaya na sinabi ko kanina, babagsak na lang, pagbagsak mo, sugod ka sa ospital. Pag sugod sa ospital, ano mangyayari? Thorough check-up ka from head to foot, ayan. Doon malalaman ng doktor ngayon na kung ano yung dahilan ng pagbagsak mo. At yun naman ang sasabihin sa'yo. And the moment na malaman mo na diabetic ka, yun yung unang araw na ma-stress ka. And then the moment na ma-stress ka naman, automatic, yung system mo laging nagpo-produce yan ng cortisol. Na cortisol, nagagamit ng malaking energy sa loob ng system mo. Kaya naman, ang effect ng sa katawan mo is manghihina ka na parang manghihina. Okay? So, kasi marami ka ng mga bawal na pagkain, mga protein, etc. So, ano mangyayari? Makokontrol ngayon yung pagkain mo. So, hindi mo makakain yung gusto mong kainin, ano mangyayari? Tapos nanghihina ka pa, so mas lalo ka ma-stress. Okay? So produce yung system mo ng cortisol na which is hindi talaga dapat mangyari. Okay? Then, tubig pa lang yan, ano? So imagine kung gano'n na mangyayari, so yung acidity level ng system mo, so sobrang taas niya, and yun ang pumapasok sa loob ng system mo. Okay? And also, nagma-malfunctioning system mo nang hindi mo namamalayan. And yun yung isa sa mga pinakamasakit na pangyayari na pwedeng mangyari sa loob ng system mo natin. Dahil yun nga yung sinasabi ko nga, kung ang lungs ay nasa labas, at pagka the moment na umitit ka ng sigarilyo, nakikita mo ngayon pumapasok doon sa lungs mo yung usok, at makikita mo ngayon kung paano yung sinisira ngayon yung baga mo, so tingin mo kaya maninigarilyo ka pa? Of course, hindi. Eh, paano naman kung minom ka ng alak? Kung minom ka ng alak, makikita mo naman yung liver mo, sisira ng alak. So, sa tingin mo kaya, iinom ka pa ba ng alak? Of course, hindi na rin. Kasi, ang mangyayari, the moment na mag-function, ang liver mo naman, automatic yun, ano mangyayari? Kung pwede ka magkaroon ng liver cirrhosis, fatty liver, or even liver cancer. Ngayon, ang problema natin ngayon na mangyayari, nag-interconnect ngayon yun. So, pag nag-interconnect ngayon yun, so, pwede ka magkaroon ng complication. Kagaya nga nung pag nag-malfunction yung pancreas mo, so, mahihirapan naman yung kidney mo para mag-proseso at maglinis naman ang dugo mo. So, imagine mo yung dami ng sugar, tapos aayusin ang kidney mo yan, lilinisin niya yung dugo mo eh. Tapos hindi mo rin ibinibigay yung tamang sustansya na kailangan niya. So what will happen to your kidney? Sooner or later, magpa-back down din siya. Pag nagsira ang kidney mo, dialysis naman. So pag nag-dialysis ka naman, automatic po yun is
aayusin ang dialysis machine. Para bang ganito po kasi, Chef. So, kukuhanan ka ng dugo, paglabas ng dugo mong madumi, papasok ngayon yun dun sa dialysis machine. Paglabas sa dialysis machine, malinis yung dugo, ipapasok sa'yo ulit. Kaya lang, ang problema, dudumi ulit. Bakit? Kasi yung kidney mo, hindi na nagtatrabaho ng maayos. Kaya kailangan mo ng dialysis machine. Ngayon, alam po ba natin ang dialysis machine, hindi niya kayang gawin, okay? Hindi niya kayang linisin ang dugo natin kung walang tubig. Kaya ganyan kahalaga ang tubig sa katawan po natin. The moment na ma-dehydrate ang system po natin, marami na pong problema ang po pwedeng mag-arise sa loob ng system po natin. Okay? So sa pagkain kinakain natin, kailangan nating maisiguro na kompleto yung sustansya na papasok sa loob ng katawan po natin. Pangalawa, yung tubig naman, gaya nga sinabi ko, hindi sa tubig, anong iniinom natin ngayon? Acidic drinks. So, pag pumasok sa loob ng katawan po natin yan, kailangan mo ma-neutralize yan para nang sa ganun, automatic, ito ay magiging safe sa loob ng system po natin dahil na-neutralize natin yon yung acidity level. Ang acid level na kailangan ng, or yung balance, ano yung pH balance po ng katawan po natin is 7. So, 7 pH level, dapat palagi siya. Hindi po siya acidic, hindi rin po siya super alkaline. Okay? Then, imagine kung acidic yung system mo. Ang iniintay ng katawan natin is tubig. Pero anong ibinibigay natin? Acid. So, hindi mo na siya pinakain, gutom na gutom siya. Water naman, ang iniintay niya, uhaw na uhaw siya, babanatan mo siya, binibigyan mo siya ng acid drinks. So, na-imagine niyo po kung anong pwedeng mangyari sa sistema po natin. Okay? So, sa katawan natin mismo. Ngayon, pangatlong kailangan ng katawan natin, which is hangin. Bakit? Sa hangin po kasi natin makukuha ang oxygen. Okay? So, paano siya naging kalaban? Okay, iyang pagkain, tubig, and hangin. Okay, ang tanong ko po sa inyo, meron pa po ba kayong kinakain na walang chemical? Meron pa po ba kayong iniinom na walang chemical? Meron pa po ba kayong nalalanghap na hangin ngayon na walang chemical? And even sa bahay natin, merong ilaw, merong radiation, etc., etc., etc. Okay? So ngayon, ang problema natin, yung chemical na yan, the moment na pumasok sa loob ng katawan natin, yan ang sisilbing lason. Lason well known as, okay, free radicals. Free radicals can damage every single cell sa loob ng system natin. Why? Kasi ang ina-attack niya ito, no? So ang free radicals, meron siyang 7 electrons. Ang oxygen atom po natin, meron siyang 8 electrons. So pag ina-attack niya ngayon yan, para kunin niya isang electron, automatic yan, magpa-paralyze or mag-mimitate niya yan. Automatic ngayon, ang mangyayari ngayon is magkukulang tayo ng supply ng oxygen. Kasi yung oxygen, yung nakikita nyo ngayon sa screen ninyo, yung oxygen atom na yan, automatic, magiging free radicals din po siya. Imagine, gano'ng karaming free radicals ang pumapasok sa loob ng katawan natin. So, ang importante, kailangan na detox tayo araw-araw din. Okay? So, kung titingnan nyo po at pag-aaralan nyo pong mabuti yung diagram po ngayon, ano mangyayari? Hindi mo nabigyan ng tama supply ng oxygen, nutrients, walang sustansya ang pagkain, kinain nyo po kanina, pero nabusog kayo. Tubig, imbis sa tubig na ininom natin, acid, so tumaas ang acidity level, so tumaas din ang bacteria rate sa loob ng system po natin, or mabilis dumami ang bacteria sa loob ng system natin. So what will happen? Anong ina-expect po natin sa katawan po natin? So mag-malfunction siya. The moment na mag-malfunction siya, yan ay dahil na-damage ang every single cells na tinamaan ng problema. Okay? Ang katawan po natin, we have 37 trillions of cells. Kaya tayo nakakatayo, kaya tayo nakapagsalita, kaya tayo nakapag-isip, kaya tayo etc. Okay? So napaka-importante po yan. And even the skin, ano? So cell plus cell, okay, pag nagsama-sama sila, kagaya po nito, itong skin po natin. So skin cells, nag-ano sila, so ang tawag po natin dito ay tissue. Okay? So skin tissue, so tissue plus tissue, yung organ po natin, by the way, they are all made of tissue, no? Na they are all, so meaning, they're all made of cells. So, organ plus organ, that is the human system. The human system itself is the human body. So, it all starts sa every living cells na nasa loob ng system natin na nangangailangan ng proper supply ng oxygen, nutrients, and water.
So, we need to make sure na nagsusuplayan natin ang katawan natin ng tatlong yon. Okay? So, saan mo kukunin? Sa pagkain, sa tubig, sa hangin din. Pero, kayo mag-evaluate. Kayo mag-isip mismo kung naibibigay niyo po ba ang tamang sustansya sa katawan po ninyo, tamang level ng acidity level ng system po ninyo, or nati-detox ba ang system ninyo on a daily basis? Okay? Kung ang sagot ay hindi, eto po siya. Different kind of diseases ang po pwede na magkaroon tayo. Na which is, alam naman po natin na ayaw nating mangyari yon. Tama po ba? Tandaan po natin ang mga bagay na yan. Kasi bakit? Mamaya, para mas maintindihan niyo po ako, kung ano yung gusto ko pong ihatid po sa inyo, mamaya po, kapag kumain po kayo, kasama mga anak po ninyo, kung ano yung iahatag niyong pagkain sa pagkainan po ninyo, bilang tatay, bilang nanay, tignan niyo muna ang pagkain papakain niyo po sa inyong mga anak. Tanungin niyo sarili po ninyo, kung ang pagkain kakain, ipakakain po natin sa mga mahal natin na mga anak ay kumpleto sa sustansya. Number two, ang ipapainom po ninyo. Kung ang tubig ay galing doon sa poka, sa gripo, so acidic po yun kasi 6 pH level po yun. It must be 7 pH level. Pangatlo, free kaya sila sa chemical? So kung sagot ay hindi, paano mangyayari? So bata pa lang sila, nagsasuffer na ang system nila. Okay? So paano na gagawin natin? So dagdag kaalaman lang po ano. Bali ang skin cells po natin, kagaya po nito, no? Hindi natin nakikita to, no? Bali ang skin cells po natin, kaya niyang mabuhay hanggang 27 to 35 days. Okay, kaya nakikita niyo ngayong skin after po niyan, ano? After a month, nagpapalit po yung skin natin. Ngayon, para maging healthy naman yung skin po natin. So, napaka-importante ng ano, no, ng skin po natin. Why? Kasi siya po yung number one na nagpo-protect sa buong katawan natin. Imagine this, yung layer ng skin mo, no? Layer ng skin mo na hindi natin namamalayan. Pag kinagat ka, automatic kakamutin mo. Pag kinamot mo, mag-open yung skin mo. Pag nag-open yung skin mo, ladies and gentlemen, papasukin niya ng bacteria. The moment na mapasok ng bacteria ang skin mo, automatic yung system mo ay acidic pa. So, mas mabilis dumami ang bacteria. Ngayon, anong mangyayari? Pag po nakapenetrate ngayon yung bacteria sa loob, automatic din yung system mo, yung immune system mo, magpapadali ng mga sundalo. Gigirahin ngayon. Kaya lang, ang problema po natin is this. Yung system, yung mismong abscess or yung bacteria na kumain, kinain, din na damage yung tissue mo, nandun lang siya. Kaya ngayon, kung mapapansin niyo po, pag kinagat po kayo ng lamok or something ano, no? Pag kinagat kayo ng lamok, merong parang siyang lump or parang namuong laman. Okay? So, yung namuong laman na yun, so, magpapadala ngayon ng sundalo ngayon, ang immune system mo, para labanan yung venom na yun or yung laso na yun, ano? Na galing doon sa lamok or galing doon sa kung ano man yung insektong nakagat doon sa atin. Ngayon, kung alin sa mga ano natin, isa pang way para makapenetrate yung bacteria or germs is yung mga hairline natin, yung mismong buhok natin. Kapag natanggal yan, automatic open yung pore na yun o yung pore na skin natin na yun o yung pinagtanggalan ng balahibo. So, pwede rin pong pasukan ng bacteria or germs po yun. Okay? So, importante na maging malakas o maging healthy ang ating ano, no? ang ating skin. Pero paano mo gagawing maging healthy ang skin natin? Okay? So, kailangan mo maibigay sa kanya yung vitamin A. Ang vitamin A is ini-speed up niya po yung healing process ng skin natin. Yun ang number one. And also, piniprevent niya rin yung breakdown or breakout ng skin natin. Minsan kasi, di ba, parang pumuputok na lang yung skin natin kapag ka-unhealthy yung skin po natin. And kailangan lagi siyang hydrated or lagi mo siyang parang binabasa or
kung meron kang lotion na moisturizing lotion, mas okay din po siya, no? So kailangan mo rin ng vitamin C para dun sa para mas maging ano yung ma-protectionan yung skin mo. And also vitamin D. Actually, ang vitamin D ay libre lang, ano? Kaya lang huwag kang magpapaaraw 7 o'clock pataas kasi iba na yung init ng 8 o'clock or 9 o'clock, okay? Ang vitamin D naman, ang trabaho niya or ang ibibigay niyang tulong sa ano po natin.
Okay. Bali, okay. Ito lang po yung masasabi ko kapag, ang green barley po, kapag ka uminom ka, para siyang bomba atomika. Okay? Bomba atomika na sumasabog sa loob ng katawan natin na may kanya-kanya silang trabaho. Kagaya po ng vitamin A, alam naman po natin, diretso agad yan sa mata natin. Vitamin C, para sa immune system po natin. And... Okay. Check. Sound check po tayo. Sound check. Naririnig po ba niyo ako? Clear po ba? Clear? Okay, thumbs up nga po kung naririnig po ako. Baka po dagdal po dito tapos hindi niyo pala ako naririnig. Okay, so thumbs up po. Okay, good. Okay, so clear ha? So ibig sabihin, talagang naririnig ako. Okay, anyway, ayan, let's go back. So, hindi mo na kinakain. Okay, pero pwede ka pa rin kumain ng orange, no? Para makakuha ka ng vitamin C. Ang ibig ko po sabihin dito is the moment na uminom ka ng green barley, kompleto na po siya. Wala ka nang hahanapin, ano? Tsaka super sarap po siya. Yan po yung masasabi ko po sa mga first timer na hindi pa po nakakatikip. And B-complex naman, alam naman natin, para sa nervian, para sa brain, and also sa internal organs po natin, ano? And calcium, para sa buto po natin. Potassium, para sa laman naman po natin, para ito po ay mag-function ng maayos, lalo na po yung puso po natin. Iron, para magawa po ng tama or magkaroon ng lakas yung ating red blood cells para makapag-deliver ng oxygen and nutrients all throughout our body and also the chlorophyll. At ito pa nga po yung sabi ko nga kanina na ng green barley ay meron siyang powerful enzymes. Actually, marami po siya pero banggitin ko na lang po yung dalawa. At sa green barley nyo lang po makikita po ito, no? P4D1, in-stimulate niya and re-repair niya po yung damaged cells po natin. Ang problema po kasi natin, the moment na ma-damage yung cell po natin, imagining po ninyo, paano siya magre-regenerate? Paano siya dadami? Paano siya muling manunumbalik sa pagiging healthy niya kung hindi natin na ibibigay sa every living cells natin sa katawan ang lahat ng kailangan po niya, no? And ang kagandahan po dito sa ano to, sa P4D1 na to, the moment na na-repair niya ngayon yung mga may sakit na cell natin or mga weak and old cells natin, ang kagandahan nito pag nag-reproduce po siya, ang i-reproduce po niya ay healthy cells na rin. Di ba? So, kaya nga yung sinasabi nga before, yung nakalagay po sa flyers is 10 years younger. Kapag umiinom ka ng green barley, automatic po yan. Guaranteed 10 years younger. Okay? And also, yung isa na nagiging problema po natin ngayon is yung kasi nai-invade po yung system po natin ng mga toxic substances na nakukuha po natin sa pagkain at saka sa mga iniinom po natin, ano? Ang kagandahan po nito is simple lang. Meron pong superoxide dismutase na live enzymes din. Ang trabaho niya is what? Siya po yung nagtatanggal ng mga toxic substances dun sa every living cells sa loob ng system po natin. Grabe, di ba? Tapos ang gagawin naman po ng P41, i-re-repair niya naman yon para nang sa ganon ay makapag-produce ng yung cell natin ng healthy cells. Okay? Grabe. So, yan po yung ano, no? Yan po yung ating green barley. At ang pangalawang health product po natin ay walang iba kundi ang Fruit Punch 40 naman. Okay? Fruit Punch, sa Mayan word, ang ibig sabihin po niyan ay strength. Kaya nga sabi ko nga po kanina, if you're looking for a product na kailangan mo ng extra endurance, extra energy, so the Fruit Punch, Chia Fruit Punch Forte is the product for you. Okay? And pag-aralan natin, ano bang mga ingredients niya? Ang ingredients po ng Fruit Punch Forte po natin ay walang iba kundi green barley, chia seeds, L-carnitine, orange, guava, pineapple, and mango. Pag pinaghalo-halo niyo po yung apat na prutas na yan, ang magiging lasa po niyan ay walang iba kundi four season at super sarap dahil ito po'y binago, inayos at talagang pinalakas lalo ano itong ating Fruit Punch Forte.
which is magbibigay ang nalalasahan ko po sa kanya is mas dominante po yung guava eh. Pero okay po yun dahil ang guava po alam naman po natin na mataas po sa vitamin C. And also ang naging sa fruit punch is kapag iniinom ko po ito, nakakaramdam din po ako ng gutom. Okay? Nakakaramdam ako ng gutom. So, since nagpapapayat po ako, dahil yun nga, yung L-carnitine po kasi ginagamit niya pa, ginagamit ng L-carnitine yung fat soluble natin na para ma-turn niya ngayon para maging energy. Okay? And ang pinakamaganda po dito sa na-experience ko sa pag-inom po ng fruit punch forte is yung, alam niyo po yun, number one is yung memory concentration mo or yung iba yung memory mo, iba yung tawag dito. Kasi nga, di ba, ang problema pag umiidad ka na, so nagkakaroon ka ng memory gap or something, yung consistency, yung concentration mo, medyo madali kang ma-disrupt. Pero alam niyo po, pag minum ka ng fruit punch forte, iba po ang ibibigay niya sa inyo talaga. Okay? And benefits naman po ng chia, pag-usapan po natin. Okay, nakikita niyo sa screen, yung nasa bandang kaliwa, yan po yung green barley. And then, yung nasa kanan naman po ay chia seeds. Okay? So, don't you worry dahil ang chia seeds po natin, wala po siyang cholesterol at wala rin po siyang gluten content. Kaya safe na safe po siya, wala pong allergens. Okay? Walang allergy na po pwede kayong katakutan. And recent finding po sa ating chia, by the way, hindi ko nasabi na ang green barley po natin ay nabansagan po siya na total food. But ang fruit punch forte or the chia seeds mismo ay nabansagan po naman na superfood. So, with the combination of these two, imagine po ninyo kung ano ang po pwede mong maitawag. Ano rin ang po pwede ibigay niya sa loob ng katawan mo. Okay? So, total food tsaka superfood, pag pinag-combination mo yan, po pwede mong tawagin ngayon ang chia fruit punch forte ng super total food or po pwede rin naman total superfood. So, it's gonna be your choice to make. Okay? And bakit siya na-consider na superfood? Kasi po, ang chia ay it contains a wide variety of antioxidant. Kaya nga kung gusto mong ma-detox agad ang system mo, napakaganda po ng fruit punch forte po natin. And can promote longevity, anti-aging, so endurance boosting, and isama mo pa yung both, ano? Ang green barley is cancer prevention and also ang chia seeds are cancer prevention also. So, paano ka pa magkakaroon ng cancer? So, automatic, wala na yun, di ba? So, scratch na yung pagiging yung takot na magkaroon ka ng cancer. Okay? And benefits naman po ng chia seeds, promote heart health. Why? Kasi mataas po ang omega-3 ng ating chia. Okay? Stabilize blood sugar, anti-inflammatory effects and pain relief, increase metabolism, at nga yung sinasabi ko kanina, improve memory and concentration. So, para sa mga edad 50 pataas, so napakaganda po inumin ng ating chia fruit punch for that. And L-carnitine, ayan po, ano, sa meron po akong nire-research ngayon with regards dun sa water soluble and also the fat soluble, ano? And also yung kung paano ba talaga nagagamit ng L-carnitine yung katawan po natin, or sorry, yung fat sa loob ng katawan po natin. Kaya minsan ang nangyayari, no, kapag nag-aerobics ka, so habang nagda-dance ka, habang nag-exercise ka, automatic yung system mo ngayon is tawag dito, nagsusunog siya ng fats. Okay? Pero kapag uminom ka ngayon, mabagal lang meron pa akong pinagpapawisan siya, pero hindi nagbabago yung katawan niya. Ngayon, kung iinuman at sasabayan niyo po ng fruit punch forte, ang pag-exercise po natin with the help ng L-carnitine, mas mabilis masunog yung fats po natin. At yung prosesong yun, yun po yung sinasabi po dyan na it helps the body turns fats to energy. Kaya ngayon, habang nag-workout ka, habang nag-aerobics or nagsusumba ka, hindi mo mararamdaman yung pagod or yung hingal.
Okay? And pangatlong product natin, ano, yung health product natin is Dragon Fruit. Pag-usapan na lang po natin kung ano po yung benefits na po pwede niya, pwede natin makuha po dito. Number one, benefits po niyan para sa skin and health natin is yung high in fiber po siya. Ang lining ng colon po natin, more or less, kaya niya tumagal hanggang 5 days. And also, nagsa-self-regenerate po siya para yung colon po natin ay manumbalik. Magawa niya ngayon kung ano yung trabaho ng intestines po natin. So, para mag-grind, okay? Or sabihin natin na ma-absorb yung mga nutrients na ibinibigay natin sa loob ng katawan po natin. And also, high in fiber po then ang high in fiber ang dragon fruit po natin nakapakipakinabang para maiwasan din po natin na magkaroon ng colon cancer. And natural source of antioxidant, so panlaban din po siya sa mga free radicals, help alleviate arthritis, kung meron na po problema doon ay malaking tulong din po ang ating dragon fruit. So help good for the heart also, like fruit punch, then help regulate diabetes, fight aging, and help weight management, fight asthma. Gold mining po siya ng vitamins and minerals, which is yun po yung pagkain ng ating katawan. AIDS and treatment po siya ng acne. So, siguro next time or next week, hindi ko lang po alam kung kailan po ako uli. Siguro ito topic po natin ngayon is yung about dun sa different ano po ng cells sa loob ng katawan po natin. And anyway, yan po yung maitutulong po sa atin ng tatlong product po natin, yung health product natin, which is the Star of All Season, Green Barley, Fruit Punch, and also Dragon Fruit. So let's go naman po to sa beauty product po natin. Again, the dalawang beauty product po natin is Glow Barley product, yung orange, and Glow Light and Fit naman, yung kulay blue. Okay, aqua blue po natin. Ano ba yung Glow Barley? Okay? Kung gusto mong pumuti, kung gusto mong lumakas ang immune system mo, so Glow Barley is really for you also. Ano ba ingredients niya? Ang ingredients po ng Glow Barley po natin ay ang mga sumusunod. Okay? Number one is green barley, glutathione, collagen, vitamin C, lemongrass, and calamansi powder. Now, which is, alam naman natin, ano, yung green barley kung anong gagawin niya. Number one, i-detox ang system mo, i-neutralize ang acidity level ng system, and then pangatlo ay iaayusin niya rin po yung ating sabi natin na the system itself. Okay? And glutathione, imagine po ninyo, no, na yung liver mo, prepare na yan, dinetox na yan, and inayos na po yan, then ibinigay ngayon sa liver natin kung anong kapulang kailangan niya, tapos papasok ngayon ang glutathione and vitamin C, boom, sabog. Ano mangyari? Magbibigay ngayon, magsisecrete sila ng chemical na para pumuti po tayo. Okay? And also, syempre, di ba, as we grow, as we age, ang nangyayari po niyan, yung collagen natin is medyo bumababa, bumabagsak. Kaya ang mangyayari ngayon is kumukulubot yung skin po natin. Ang ganda nito, kapag minum po tayo ng Glow Barley, meron na pong kasamang collagen para ma-reinforce yung collagen molecules po natin para patuloy pa rin ang looking young po natin. Ang lasa naman po ng Glow Barley po natin ay it's a combination ng lemon, ano? Lemon and calamansi. Yan po yung pinakalasa po niya. Kaya super sarap po niya. Kung gusto niyo pong inumin siya, mas masarap po kung malamig na tubig. Pero kung ayaw niyo naman ng malamig na tubig, okay lang din naman po siya. Okay, so yan po yung ating Glow Barley. So let's start our journey to a lighter and brighter skin. Okay? And ang last na product po natin ay walang iba kundi Glow Light and Fit naman, which is eto pong product na to, araw-araw iniinom ko. Why? Kasi ang product na ito ay talagang grabe magbigay sa akin ng ano. Dati meron ako mga feeling na parang bloated ako, so nawala po yun. And sige nga po, yung tummy ko, no? Yung tummy ko na talagang super tagal kung win-workout yan sa gym, pero talagang super hirap kung tanggalin. Pero dito sa pag-inom ko, hindi naman po ako ngayon nag-hard workout. At ngayon siguro mga
3 weeks na ako talagang total walang workout, okay? But still, na-maintain ko yung aking, ano, kaya lang, of course, ito po yun, ano, sa mga nag-workout, lalo na po dito, itong part na to, no, ito sa mga traps natin. Minsan, kapag ka nasanay ka mag-workout, ito yung sa mga chest, sa mga bicep, mga tricep po natin. Kapag nasanay ka mag-workout, kung titingnan niyo kung mabuti, before ka mag-workout, before, okay? Ibig sabihin, hindi ka pa talaga nag-workout. Pero pag the moment na mag-workout ka, yung unang araw ng pag-workout mo, ang nangyayari po ngayon yung mabubugbog yung muscles mo. Pag nabugbog yung muscles mo, magsasakitan po talaga yan. Lalo-lalo na itong part na to. Kaya minsan, ang nangyayari, para ka may stiff neck. Okay? So yung batok mo, yung muscle mo dyan, yung muscle mo dito sa shoulder mo, so lahat yan magsasakitan. Pero darating ka sa oras na talagang makaka-recover yung muscles mo, so yung endurance ngayon ng mga binubuhat mo ngayon, magiging ano na sa kanya yun, palaki na ng palaki yung muscles mo. Kaya lang, eto yung problema. Bakit yung mga nag-gym ay pagkahuminto ay naglolobohan? Eto po yung paliwanag doon, no? The moment na huminto pa kasi, yung mga muscles mo ngayon, yun ay nalulusaw, okay? Nalulusaw, at pag nalusaw ngayon yun, yun yung nagiging fats, okay? Pero ang pinakamasakit nun kasi is, kung paano ka nag-workout before, kung paano mo na-experience yung pagsakit, habang nalulusaw siya, okay, ang nangyayari ngayon, nag-create pa rin po yun ng pain. Okay? Before and after, no? So, nag-create ng pain, so nangangalay ka ngayon, so magkakaroon ka rin ng stiff neck kung ititigil mo na yung pag-workout. Then, bottom line, magiging taba-ching-ching na po tayo. Okay? Now, which is, yun ang ayoko. Ang nakita ko po dito sa Glow Light and Fit is kapag iniinom mo siya, hindi ka nakakaramdam ng gutom. Pero malalaman mo na nagugutom ka na kapag nahilo ka na. Okay? Iyon yung isang nakita ko sa kanya. Pero kung talagang gusto mo magsunog ng taba, gusto mo tubig ka lang ng tubig. Okay po yan? So, ano ba ang ingredients ng Glow Light and Fit? Ito po siya. So, again, may green barley siya. Ipiprepare niya yung katawan natin para pagpasok na yun, kung ano man yung gagawin mo sa katawan mo, mag-workout ka man, or whatever, no? Ayusin niya po ng maayos po yung sistema po natin para mag-respond ng maganda ang sistema rin po natin. Kaya, hinaluan po ng green barley. Ibinigay, sinecure ang system natin para makapag-respond ng maganda ang sistema rin po natin. Thank you very much. Okay. Dali lang po ah. Ay, salamat na anak. Ay, ako, grabe. Break lang po ako kante. At talagang tuyo-tuyo na yung lalamunan ko. Sarap talaga ng green barley. Walang katulad. Okay? So, green barley, so psyllium has, lemongrass, and Garcinia Cambogia. Ayan, ang isa sa mga talagang ingredients na nagustuhan ko po dito sa Glow Light and Fit. So, green tea extract, sakura extract, L-carnitine. Isa-isayin po natin yan. So, ang psyllium has po kasi, kung mataas ang cholesterol mo or meron kang problema sa cholesterol, napakaganda po na magpababa ng cholesterol ang psyllium has. Okay? Kung meron kang problema sa digestive system mo, ang ganda po ng Glow Light and Fit. Okay? In-increase niya rin po yung RBC count, yung red blood cells count po natin, ano? Para makapagtrabaho ng maayos din ang dugo natin sa loob ng katawan po natin. And lemongrass naman, ito po yung tanda-tanda, yung tanglad, no? So, ang lasa po ng Glow Light and Fit is lasa po siyang tanglad. Kaya, napakasarap din po niya. And natatandaan ko pa nung mga maliliit pa po kami, mga bata po kami, kapag ka medyo may sipon or hindi kasi kami lumaki sa mga gamot-gamot, ang ginagawa ng nanay ko po ay nagpapakulo ng tanglad at yun po yung piniinom po sa amin. Kaya super, super duper duper okay na okay po siya. And ayan po yung mga katangian po ng tanglad, merong cold soul food, napakaganda po niya. So, ang kagandahan po niyan is nasa Glow Light and Fit na rin po siya. So, kung mataas ang cholesterol, mataas yung high blood pressure, aayusin niya po yan. Take note,
Kaya po tayo iinom ng low light and fit is gusto natin maging firm, gusto natin maging sexy, or gusto natin maging macho. Okay? Pero hindi lang po yun ang ginagawa ng glow, light, and fit po natin. Okay? Sa nakikita po niya dyan sa screen niyo, so yan po yung ibibigay po sa atin. Kung halimbawa, gusto mo mag-trim down, gusto mo mag-ano, pero babae na inabot ng menstruation, na yun nga, kung meron siya menstruation pain or dysmenorrhea na tinatawag. So, eto po, yung nabanggit ko po kanina na minsan parang kinakabag ako or minsan parang hinahangin yung tiyan ko, nawala rin po lahat yun nang dahil po sa glow, light, and fit. Okay? Garcinia Cambogia naman, ay nako, kahit saan kayo magpunta ngayon or kahit anong product na pampapaya, laging merong Garcinia Cambogia. Okay? At ang isa sa mga nagustuhan ko po dito is yung, alam niyo po yun, yung minsan yung tummy natin, hindi natin alam kung meron siyang alaga or yung sabi natin parasite or worm. Ang kagandaan po dito sa pag-inom natin ng Dual Light and Fit, pati yun damay. Okay? At ang isa sa pinakamaganda po na nakita ko rin dito sa Garcinia Cambogia is yung ang problema kasi, teka, paano ba sabihin ito? Wala naman sino man sa atin na nakakaalam na tatamaan ka ng cancer eh. Right? So, sa mga kababaihan, bakit nagkakaroon ng breast cancer is because po pwedeng panggalingan yung milk cyst o yung milk na na-store. Okay, nanay po, ano? Nanay na na-store po na matagal po yung milk nila pero hindi nailabas. Okay? So, yun po, sooner or later, namumuo po yun at nagiging cyst po yun. Kaya ang tawag po doon ay milk cyst. Okay? So, kapag ka, kapag yung lump na yun, or yung bump na yun, or yung buol na yun, ay tumaas, or naging ano, pwede rin po siyang gawing tirahan ng mga cancer cells. Okay? Bakit nagkakaroon ng cancer cells? Kasi lahat po tayo, meron tayong cancer cells sa loob ng system. Kaya lang, mga tulog sila. Nagigising sila kapag tumataas ng sobrang acidity level natin at bumabagsak ng todo ang ating immune system. So, ibig sabihin, kapag bumagsak ang immune system natin, so walang defense ngayon yung system. May defense, kaya lang mahina. So, automatic yung cancer cells mo ngayon, yun ay mag-activate or mabubuhay. Okay? So, pag nabuhay ngayon yun, take note na ang isang cancer cells, kaya niyang mag-produce ng 5 cancer cells or mas marami pa. So, ang bilis ng multiplication po nila. Kaya, importante na ginugwardyahan po natin ang immune system po natin para nang sa ganon ay hindi po mangibabaw o magising yung cancer cells na sa loob ng system po natin. So, anong point ko? Point ko, simple lang. Kung umiinom ka, gusto mong pumayat, so umiinom ka ng glow barley, glow light and fit, automatic damay pa rin yun, ano? Dahil, ang Garcinia Cambogia, it helps fight lungs, or lung, breast, mouth, and gastric cancer. Yun po yung isa sa mga nagustuhan ko. Kaya po ako ay talagang araw-araw ay umiinom po ng glow light and fit. Hindi po para dun sa ano, no? Pero ang point ko po is kasi yung tummy ko talaga is talagang malaki. Ang waistline ko nasa 37 to 38 ang waistline ko before. Ang bigat ko dati is nag-range po ako ng 89 to 90 kilos. So over weight ako noon. But now ang weight ko na lang ay nasa 79 kilos at ang waistline ko po ay nasa 30, 32. Bumababa minsan ng 31. Okay, laki, di ba? So, yun po yung isa sa mga gusto ko. Tsaka isa pa, iba yung feeling mo. At kung sasabayan mo pa ng workout ito, nako, sinasabi ko po, talagang iba ang mararamdaman nyo. Kung nararamdaman nyo na pinagpapawisan kayo, ay nako, kapag nag-workout kayo, walang 30 minutes. 30 minutes, inom ka, 30 minutes before workout, uminom ka na, the moment na mag-workout ka, automatic po yan. Yan po ay, parang babahan ang pawis. Okay? Proven and tested po yan. Okay. And also, L-carnitine and
Green Tea Extract, yan naman po ay talagang inaano niya po yung, yun nga, yung abdominal fats po natin. At hindi lang yun, in-energize din niya na yung body po natin, post-metabolism, and yun nga, isa sa mga ano ko. By the way, I'm 57 years old, turning 58 this November, okay, of this year. Pero alam niyo po, ladies and gentlemen, kung kayo ay 57 or 58, siguro makaka-relate kayo, no? Na which is yung joints natin, yung mga joints natin, talagang naglalago to kan minsan masakit, minsan create ng pain. Pero alam niyo po, ay nako, grabe. Talagang hindi ko nararamdaman po yan. Yun po yung isa sa mga maganda rin po na sa pag-inom po ng Glow Life and Fit. Okay, so yan po yung mga ano, no? Makikita nyo sa screen yung mga health benefits na po pwede po natin makuha sa Glow Life and Fit. Okay? And lastly, meron po tayong pahabol, yung Sakura. Sakura extract po natin. So antioxidant din po siya, anti-glycation, fatty acid, essential fatty acid, and also prevent loss of fibroblasts and anti-inflammatory effect. By the way, yung essential fatty acid, tinutulungan niya yung collagen molecules po natin para maayos po ulit. Okay? Para nagsiganan yung elasticity ng skin natin and also ng ano po natin ay manumbalik din. Habang pumapayat po tayo, so yung skin natin hindi siya magsasag or hindi siya magiging luloy. Okay? So yan po yung dalawang product pack po natin na pwede nyo pagpilihan. So ibig sabihin, meron po tayong limang product pack. Okay? Ngayon, yung health product pack natin, number one, kung may sakit po kayo, suggestion lang po, advice, better to start do sa green barley. Okay? Ngayon, if you're looking for a product naman na for extra endurance or sabihin natin extra energy, and also, at the same time, gusto mo mag-trim down, so fruit punch, chia fruit punch for that is the product for you. Third is, kung meron kang kung nagda-dialysis or sabihin natin, nagkakaroon ng problema sa weight loss din, kung pwede din naman ang dragon fruit. Kung merong problema sa asthma or sabihin natin sa acne, so dragon fruit is the product for you naman. Ngayon, kung halimbawa naman ay gusto mong pumayat, gusto mong pumuti, so we have beauty products. So ibig sabihin, makikater natin kung ano man yung iba't ibang pangangailangan po ninyo. Hindi ang product ng Health of Natural Corporation, hindi lang para sa may sakit. Okay? Meron po tayo kasi na iba't ibang uri ng pangangailangan, ano? So gusto mo na endurance, etc. Okay? So yan po. Pero ladies and gentlemen, kahit ano ang mapili mo sa lima, isa lang ang maisisiguro ko sa'yo. Yung sistema mo ay magiging A1 condition. Okay? So, ano ba kailangan ng human system? The human system itself, ang kailangan niya, number one, is kailangan ma-secure natin. Recap lang natin ano, lahat ng pinag-usapan natin. So, number one is kailangan po nating ma-secure ang nutrients. Okay? Nutrients na dapat natin makukuha sa pagkain, pero maliwanag na maliwanag, hindi natin makukuha ang kompletong sustansya sa pagkain na kinakain natin araw-araw. Okay? And kung iinom po tayo kung anuman po yung mapipili niyong produkto, rest assured po kayo na kompletong sustansya ang papasok sa loob ng katawan ninyo. At the same time, kung anuman yung gusto po ninyo na mangyari sa katawan po ninyo o kung anuman yung gusto mo tugunan sa katawan mo, yan po ay mangyayari rin. Okay? Number two, tubig. Okay? Alam naman natin, nakakain pa rin tayo, iinom pa rin tayo, automatic, ang mga kinakain natin ngayon, puro mga acidic food, iniinom natin ay karamihan ay acid na rin. Okay? So, good to know na ang product ng Health Food International Corporation ay alkaline-based na. So, ibig sabihin, acid neutralizer po siya. So, para ang sistema mo ay ma-maintain natin na laging nasa tamang pH. Okay? And pangatlo is yung oxygen. So, napiprevent nyo ngayon yung pagkaubos ng oxygen sa loob ng system po natin. Okay, paano ba nangyayari? Ano ba nangyayari? Bakit ba nangyayari? Okay? Yan po ay dahil sa pamaminsalang ginagawa ng free radicals. Okay, saan ba galing yung free radicals? Ang free radicals, nanggaling po yan sa pumasok na toxin sa loob ng katawan mo na dala ng chemical na nanggaling saan? Sa pagkain, sa tubig, at sa hangin. Ngayon, ladies and gentlemen, ang tanong ko po sa inyo, may iwasan niyo po ba kumain, uminom, huminga? Hindi eh. Kakain, iinom, hihinga ka.
automatic, araw-araw, papasok ang free radicals sa loob ng system po natin para patayin yung oxygen supply. Ngayon, ano ngayon ang advantage natin doon sa ibang tao, kakilala, kaibigan, kamag-anak natin na hindi umiinom ng product ng Healthful? Simple lang. Wala silang antioxidant. Okay, ano ba yung antioxidant? Ang antioxidant, siya ngayon yung lalaban bilang extra sundalo mo sa loob ng sistema mo mismo. Ngayon, naki-standby lang siya. Okay? Naki-standby siya after 30 minutes. Okay, pag uminom ka ng green barley, after 30 minutes, kakain ka. So, papasok na naman ang free radicals sa loob ng system. Okay? So, para maiwasan po natin na makapaminsala ang free radicals na yan, so, dahil uminom ka ng produkto na mapipili mo, so, mataas ang antioxidant level, tingnan nyo lang po yung screen po ninyo. So, ang antioxidant level, o yung antioxidant, sorry, siya po ang responsible para umatake sa free radicals po natin. Okay? Para nang sa ganun, yung attempt ng pag-atake ng free radicals ay hindi na po mangyayari. Then, disabled ngayon yung free radicals, so what will happen? So, makapag-supply ka ngayon ng tamang oxygen, nutrients, and water sa every living cells na nasa loob ng system mo. So, ano mangyayari? Unti-unti, magdi-detox yan, magre-repair yan, then magiging healthy ngayon ang sistema mo. Nasusundan po? Okay. Ngayon, kung gano'n ang mangyayari ngayon, automatic, magiging healthy rin ang body mo. So, yun yung sinasabi ni Thomas Pice, MD, na aayusin. Okay? If we only know enough, okay? If we only know enough, all this is to be treated and prevented through proper nutrition. But, hindi lang basta nutrition ang ibinigay sa atin ng produkto ng Healthful. Merong amino acid, merong live enzymes na tutulok at mag-repair that sa system natin. Okay? So, ngayon, ito po yung gusto ko pong anayin po sa inyo, no? So, yan po ay kung umiinom po tayo ng product ng Healthful International Corporation. Ngayon, kung paano kung hindi. At ang sustansya na po, na tinutukoy po dito ay kukunin mo sa pagkain, ang tanong ko na lang po siguro ay ito. Okay? Number one, maibibigay niyo po ba sa katawan po ninyo ang kompletong sustansyang hinihingi niya? Ano ang sagot? Okay? So, hindi. Number two, meron po ba kayong paraan para ma-neutralize ang acidity level ng system ninyo? Para hindi tumaas ang acid level, pag hindi tumaas ang acid level, hindi rin dadami ang bacteria sa loob ng katawan natin. Ngayon, ang tanong is, meron po ba kayong paraan para ma-neutralize ang acidity level ng system? Ngayon, kung sagot ay hindi pa rin, so, yung pangatlo is, meron po ba kayong panlaban sa free radicals? So, kung wala, anong mangyayari? Okay? So, ang mangyayari po niyan, simple lang. Tapos ang storya. Manghihina ang katawan natin. Pag nanghina ang katawan po natin, so, yun po yung magiging dahilan kung bakit tayo magkakaroon ng sakit. Okay? So, ngayon na natin yan, no? Okay. So, bale, I hope marami po kayo natutunan, ano? So, meron po tayong sharer, ano, ngayon. At ito po ay si partner Justado Gutierrez. Okay? Ito po ay talagang grabe. Nasubaybayan ko rin po. Pero hindi na po ako magkukwento. Hayaan ko po siya magkwento. Okay? So, palakpakan po natin si partner Diosdado Gutierrez. Hello! Ayan. Pakipindot yung ano, yung mic. Yung mic. Paki-unmute. Ayan. Okay. Okay. Lagyan niyo yung wagon, okay na? Okay na po? Okay na po, narinig niyo na ako? Yes. Ay, wonderful morning sa lahat. Hello to everyone. Ako po si Justado Gutierrez, taga Quezon City po.
tagapagong Silangang, Quezon City. I'm 51 years old. Ako po, may share ko lang sa inyo. Ako po dating taxi driver po ng 11 years. Diba, medyo matagal-tagal din. Sa 11 years po na yon, doon ko na po yung binuhay yung pamilya ko. Nandoon na po yung sakripisyo magbiyahe. Hindi ko inaano yun dahil malakas pa ako noon. Hindi ko na pinapansin yung ano noon. 11 years po yon. Doon ko na rin po nakuha itong sakit ko. Sa sobrang sipag, doon po talaga grabe ang inabot ko ng ano. Una po, yung una, nagpa-check up ako sa orthopedic. Osteoarthritis lang yung sakit ko. Nung nagkaroon po ng sugat yung paa ko, nung may lumabas na po ano siya, mga nana, tapos iba na po yung nilalabas niya, pa iba na yung ano niya, sabi ng asawa ko, iba na yung nilalabas sa nana mo, parang may iba ng ano. Nung natakot na yung asawa ko, tapos dumudumi na ako ng dugo, naglagnat ako ng dalawang linggo din ako, isang linggo din ako magaling yung lagnat ko, sabi niya, dalhin ako sa ospital. Nung ano, dinala ko sa ospital ng private, hindi na po ko tinanggap. Sabi ng doktor sa akin, dying na yung pasyente mo. Kaya sabi ko, binipya ko doon ang BP ko, 70 over 40. Sabi, ma'am, wala na to ma'am, dying na tong pasyente nyo. Kaya sabi ko, may, gusto ko po mabuhay, hanap tayo iba ng ospital. Kaya ako po, nagtawag ng taxi sa, yung anak ko, tawag ng taxi, ako nag-guide doon sa taxi driver. Papunta kami ng Quezon City General Hospital, ako pa nag-guide sa driver, hindi alam. Yun po ang nangyari, na-admit po ako doon. Matagal pa po na, ano, dahil maraming pasyente. Ano po, ba, ano yung, sa ICU, matagal pa po ma-admit, isang oras pa po bago doon, pero lumalabas na yung mga dugo sa paa ko. Sabi ng asawa ko, nakiusap, sir, huwag niya naman kasi ayaw na rin kaming maghanap na rin doon ko ng ibang hospital. Sabi ng asawa ko, nakiusap, oh, Doc, ano niyo na to? Dahil ano na, sabi ng kabilang hospital, dying na daw. Kaya naghintay po kami doon hanggang sa na-admit po ako. Yun, na-admit po ako na lahat na kinabita ko ng mga aparato sa katawan ko. Catheter, lahat. Wala nga ako same picture lang. Kasi yung asawa ko, di man mahilig mag-picture-picture sa hospital ako. Tapos, nung ano, na-admit po ako sa Quezon City General Hospital, dalawang buwan po ako doon, dalawang linggo, ICU. Akala ko nung ICU, sabi sa akin ng doktor, Dok, maganda ba dito sa ICU? Ang pinapasig sa ICU, sabi niya, ICU to Lord. Yung pala yung buhay ko noon, 50-50 na. Pero talaga yung hininga ko, talagang mahirap-hirap akong huminga. Sabi ng doktor sa akin, sige, tisin mo lang, mabuhay ka pa pag sinunod mo yung utos ko sa iyo na huwag kang, basta sundin mo lang yung sinasabi namin, mabubuhay ka pa. Yung pag hindi mo sinunod yung inuutos namin, dying ka na rin. Kaya natakot po ako doon sa ICU dahil marami po sila namamatay. Bawat pasok po namamatay. Sabi ko, huwag na naman ako sasama dyan. Gusto ko mabuhay. Yun po, nung ano lang doktor sa akin, ang finding, nung ano, TB of the bones po yung sakit ko. Sabi ko, Dok, ano ba yung TB of the bones? Kala-kala ko nung mag-TB of the bones, TB, sa mga baga lang. Yung pala po, sa kahit po to, may TB din. Ay malaki po yung hinihipa sa akin dahil kailangan ng spa ko operahan. Yung nakasaklay na rin po kung pumasok ng hospital. Nung lumabas ako, nakasaklay pa rin po. Nung ano, sabi lang doktor sa akin, Gustado, wala nang lunas yung sakit mong yan. Ano ba kapo, Dok, inumin ko? Disubukan mong uminom ng 6 months sa TB dots. Ay sinubukan ko po yun. Wala rin pong ano, wala rin, hindi rin ako gumanda yung pakiramdam ko doon sa 6 months na yung TB dots na yun. Kaya naghanap po iba-ibang alternative na ano po, yung basta lahat ng mga food supplement, iniinom ko na. Meron pong kapitbahay ko dito, ginukulit ako palagi nung matagal na wala pa akong sakit. 10 years, mga 4 years na nakalipas. Sabi niya, "Uy, Dado, try mo tong green barley." Tango lang, ano, okay lang, sabi niya. Makan kasi po iniinom ng food supplement. Yung nung nakita ko po yung ano, yung kapatid niya po ni-apply doon, na-apply ng trace.
nakita ko po siya, kapatid niya na nakasaklay din, wala po kong dalawang isip na bumili ng green barley, health grade green barley po. Sabi ko, i-try ko ang 7 bottles. Nung try ko yung 7 bottles, nagalaw yung pako. Nung nagalaw yung pako, sabi ko sa asawa ko, may maganda tong produkto ng green barley. Sabi ko, kaya nung stop ako sa office ni Sir Chris, kasi ma'am, prelo na, sama ka po sa office para maintindihan mo kung paano mano. Eh, sumama po ko dahil nakasaklay. Sabi ko, ayaw ko na dahil nakasaklay ako. Eh, okay lang yan kasi may sasakay naman. Di, naintindihan ko po yung product presentation tapos yung marketing plan. Ay, sabi ko, maganda to. Walang problema kasi business-minded ako. I-share ko rin sa mga kamag-anak ko, kaibigan, tapos yung mga kakilala. Yun po, nung napuksan yung isipan ko na pwede pala yung negosyo, pero sabi ng asawa ko, huwag po iisip yung negosyo muna, isipin mo, gumaling ka muna. Kaya minsan nga po, may isa din ano, na may share ko sa inyo, may nakasaklay din ako, habol-habol po siya. Pero nag-isip muna ako, sabi ko, bibigyan po ng flyers, nakasaklay ako. Baka sabihin nga ako, pagaling ka muna. Eh, masakit sa akin yung pag sinabi na akong pagaling ka muna. Eh, sabi ko, nag-goal po ako nang magpagaling na muna. Nung ano po, tinuloy-tuloy ko lang inom. After 3 months, ay, opo, 3 months, 2 bottles a day, naalis na po yung dalawa, isang saklay ko. Yung 3 months na yon. After 5 months, dalawang saklay, naalis na po yon. Kaya tuloy-tuloy na po yung pag, ano, nabuhayan po ko dahil sabi ko na, yung pangarap po nakapag-drive pa ako, ayun po, binigay sa akin ni Lord. Sabi, Lord, sa akin salamat po, Lord. Sabi ko, nakapag-drive uli. Kaya, ang laking pasalamat ko po sa upline ko, upline Lorna, upline Chris, upline Malo, yung mga na-upline po nakatulong sa akin, at lalong-lalo na po sa president natin, kay Ma'am Vicky, kay Sir Joseph Espiritu. Ay, grabe po, kung wala po sila, baka ngayon po, nakasaklay pa ko ngayon. Kaya, ang laking pasalamat po sa kanila na nadugtungan pa yung buhay ko. Kasi dying na po po talaga eh. Tapos nasa bahay na ako, manatbuto na lang ako. Ngayon, nakita nila na malakas na ako ulit. Sabi ko, pero din mag-isayin mo, malakas. Sabi ko talagang iba na yung pakiramdam ko ngayon dahil grabe po noon, talagang manatbuto na lang po ako. Kaya minsan nga, pag naalala ko noon, sabi ko, hindi ko naisipin yung mga nakakaroon ko kasi ngayon kailangan. Healthy lang ngayon. Kaya po, yung mga ano dyan, ngayon po, naka-sell na po kung saan-saan lugar po. Nakabili na rin po ko ng second hand na sasakyan. Yun po, yung ilang kung saan-saan po ko nakakating. Bicol, Pangasinan, kung saan basta may kamag-anak mga taga doon, pinupuntahan ko po yun. Yun po, nagpasalamat po ko na hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin po umiinom ng green barley po. Maraming salamat po. Thank you po. Okay na po. Wala na. Hi! Yan, wonderful morning po. So, Sir Dado, congratulations. Kamusta po kayo? Ay, grabe. Nag-laking pagbabago, no? Naalala ko po nun. Nung muna ko nga po kayong na-meet, eh. Diba? Nakasaklay. Pero ngayon po, tas hindi lang basta-basta yung saklay. Pagwapo pa po ng pagwapo. Ladies and gentlemen, palakpakan naman po natin Sir Dado Gutierrez. So, palakpakan po natin. Yes. Yan. So, malinaw naman po ba? Narinig po ba ako? Narinig po ako? Yes. Narinig po? Narinig po. Hello po. Masa po tayo kung marinaw. So, palakpakan po ulit natin si Sir Dado. Yan. Palakpakan po ulit natin. Alright. So, ngayon naman po, napakinggan natin isang testimony po regarding sa health. At tayo naman po ay proud na proud rin na at pinagmamalaki ng Health Wealth International Corporation. Siyempre sabi nga, health is wealth. Pero kapag tayo healthy, susunod po ang pagiging wealthy. So introduce po natin yung ating susunod na sharer. Siya po ay isang former OFW na kahera po, cashier. Nagkasakit kakatrabaho. Sasipag po magtrabaho, nagkasakit. Pero sa kabila ng lahat, natulungan ng ating produkto, hindi lang sa katawan, kundi pati sa bulsa. At ngayon, namamayagpag po from Baliwag, Bulacan, isa po sa pinakamatitindi at rising leaders ng grupo ng CAPS, walang iba, si Ma'am Cristina Relente. Okay, palakpakan naman po natin.
Yes. So wonderful morning po sa inyong lahat. Sa lahat po ng kasama dito sa Zoom, wonderful morning. Maraming maraming salamat po, Sir Vince. Ako nga po pula ulit si Christina Okay from Baliwag, Bulacan po. So ayan, 42 years old, apat po ang anak, dati pong naging empleyado, dati rin pong nagnegosyo, kung ano-ano pong klase ng negosyo ang sinubukan ko. At lastly po, naging OFW. So ayan, umpisahan po natin, dati po akong empleyado, isa pong napakasipag at napakatiisin kahit na maliit lamang po ang aking sweldo, talagang ginagawa ko po ng maayos ang aking trabaho. Pero syempre, dumarating po yung time na dumadami po yung anak natin, kung sino po yung mga mother dyan na nakaka-feel po ng aking pakiramdam, hahanap po tayo ng ibang opportunity para po madagdagan yung ating income. So ayan, after po na maging empleyado, lumipat po ako dito sa Bulacan kasi ma-share ko lamang po, originally from Pangasinan po tayo. So nalipat dito sa Bulacan para naman po magnegosyo. Ayan, so sari-sari store, pangarap po yun, magkaroon ng sari-sari store dito lamang po sa bahay namin. Hindi po nagtagal, naging sara-sara store. Bakit po? Ayan, maliit po. Yung kitang dumating, inuubos po ng mga anak ko yung aking paninda. So ayan, napilitan din po akong mag-apply abroad. Subukan ko naman po kung ano po yung feeling ng nag-a-abroad. Kasi pagka nasa abroad po, di po ba, alam po natin, malaki ang sahod, ganyan. So ang offer po sa akin noon, 21,000. Sabi ko, kasya na po siguro yon para pambubuhay ko ng aking mga anak. So nag-abroad po. Kaso lang po, pagdating sa abroad, kahit sabi ko po kanina na sobrang matiisin ako, sobrang masipag, sumuko po ako. Sa isang taon ko po sa Kuwait, hindi ko na po tinapos yung aking kontrata. Ayan, umuwi na po ako at binayadan ko dahil breach of contract. Pagdating po dito, alam niyo po kung anong naiuwi ko, pagbabara sa puso. Nagkaroon po ako ng sakit. Ayan, so sabi ng doktor sa akin, mag-ipon ka ng 1 million para sa bypass operation. Binigyan po ako ng 7 klase ng gamot. Iniinom ko po yun, pero po, ayan, si Green Barley, kilala ko na po siya eh. Ininom ko po si Green Barley, isinabay ko po doon sa aking mga itong klaseng gamot, unti-unti pong nabawasan, hanggang sa totally yung pagbabara ng puso ko na wala na po. So napakaganda po talaga ng product ng HealthWell, ang ating pong Green Barley. Nawala po ang pagbabara sa puso, that time po, nag-decide na po ako. Maganda po yung product natin, ang HealthWell Green Barley. So kailangan ko po talagang i-share ng i-share. So ayan, sa pag-share ko po, unti-unti po na-realize ko na hindi lamang po pala nasa pagninegosyo, nasa pagiging empleyado yung pagkakaroon ng pera. Nandito po sa HealthWell Green Barley. So ayan po, unti-unti po nakapag-ipon hanggang sa mailabas ko na po yung aking Toyota Wigo kasi dumami na po yung ating mga customer, mga users sa iba't ibang places po. Nahihirapan na po ako magdala ng produkto. Kaya yan, kinailanganan ko na po na magkaroon ng Wigo. So ayan po, si Wigo po, siya po ang aking kasangga ngayon. Kahit po panahon ng COVID, yan, nakakalabas pa rin po tayo para po mag-share ng ating product. Pangalawa po, ayan, sa tulong po ng HealthWell Green Barley, napatapos ko na rin po ang aking panganay. Meron na po akong computer engineer sa panahon na ito. At dahil po yun sa HealthWell Green Barley po natin. Ayan, bukod po doon na siya namang nakakapagpasaya lalo po sa akin dahil natulungan ko po yung mga iba na magkaroon din po ng hanap buhay. Meron po ako dyan na natulungan, na-share ko din po yung produkto hanggang sa yung hanap buhay po natin, nagkaroon din po sila, naka-acquire din po sila ng kanya-kanyang mga sasakyan. Isa po dyan si Tita Bel Oclarino, na alam kong kasama po natin ngayon, at saka si Eloisa po. So dito po, sa HealthWell Green Barley, talagang masayang-masaya ako. Kasi kung noon po, hirap na hirap ako para ibigay yung mga pangangailangan ng mga anak ko, hindi ko po akalain na dito lamang po pala sa Pilipinas,
pwede na po tayong hindi mag-abroad. Kasi yung pangako sa abroad na 21,000, pagka andoon ka po, babayadan mo yung bahay mo, yung pagkain mo, 8,000 na lang po yung naiiwan para sa pamilya. Pero dito po sa Health Wealth, kahit po nung panahon ng COVID, sa katunayan po, ma-share ko lang po, mula pong nung nag-join ako, yung chineke ko po ng panahon ng COVID, yung po yung pinakamalaki. Kaya tuwang-tuwa po talaga ako. Ayan, so maraming salamat po dahil nandiyan pa rin po yung company natin. Kung marami pong nawalan ng trabaho, tayo po, very thankful po tayo dahil nandito pa rin po yung company natin at binibigay pa rin po tayo ng opportunity para magkaroon ng malaking income at para ma-share sa mga iba na andito nga po ang company para po matulungan sila. Maraming salamat po kay Madam Vicky po at sa company po, sa upline ko po kay Sir Jeff Herpasio na walang sawang nangungulit po para po ipagpatuloy. Kasi kung mapansin nyo po, 2011 nag-start po ako, pero paputol-putol po ako. Ang masasabi ko lang po, huwag po tayong titigil, patuloy po tayong magkwento. Kasi ang produkto po natin, nakakatulong po talaga sa health at lalong-lalo na po sa wealth. Noon po, kalusugan lang yung aking gustong ayusin. Pero sa ngayon po, pati po problema sa bulsa, talagang naayos na po. So, maraming salamat po. Ako po ulit si Christina Okay from Baliwag, Bulacan po.